So mga sangkay, ang inaakala po nating tapos na ang COVID, hindi pa pala. Dahil nga po itong China ngayon ay may malalang sitwasyon regarding po sa COVID, mga sangkay. At ayon po sa balita, umaabot po ng 1 million daily. Ayon po sa balita, ha, mga sangkay, ikukumpirma natin ngayon kung tama ba yung umaabot sa 1 million ang nagkakaroon sa loob lamang ng isang araw. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang ating video. Ito po mismo ang napapanood niyo para syempre ma-update din po yung mga kapwa nating kababayan. So ito na mga sangkay, umpisa na po natin ito. Tara! So maging ang World Health Organization ay nababahala na po sa nangyayari sa China, at sa totoo lang, para po silang gulong, paikot-ikot lang. Minsan okay, minsan ito na naman. Ngayon mga sangkay, dito sa Pilipinas, hindi po natin gaano naramdam itong, hindi ko alam ha, hindi ko na tinitingnan yung ilan na po ang mayroon everyday. Pero nakita naman po natin sa mga Pilipino na talagang hindi na po takot sa problemang ito, sa pandemya. Ngayon, itong China. Ito, tingnan natin. Ayan, mukhang totoo nga ang mga sangka. Ayan po, 1 million daily. So, pag sinabing daily, everyday. Tama ba? Everyday po yung ano? So, ayan po. Ine-expect pa po ito mga sangkay. Ayan po. Expected to double. Ibig sabihin, mas lalala pa po ang sitwasyon. Ine-expect na po nila. Ang bihira. So, ito. Ito yung balita din mga sangkay. Regarding din dyan. Okay, pinakita ko lang sa inyo. Matindi to. 1 million daily. Ang bihira. Ang lala na ito. Kaya pala, sabi po dito, maging ang WHO, nababahala na po sa kalagayan ng China. Ito, panoorin natin. China is very concerned over the evolving situation in China with increasing reports of severe disease. Mm-hmm. In order to make a comprehensive risk assessment of the situation on the ground, WHO needs more detailed information on disease severity, hospital admissions, and requirements for ICU support. Mm-hmm. Ipinahayag ni World Health Organization Secretary General Tedros Adhanom Ghebreyesus ang umunay labis na pagkabahala ng WHO sa labis na pagkabahala mga sangkay kasalukuyang sitwasyon ng COVID-19 sa China. Bigla na naman kasing tumaas ang bilang ng COVID-19 infection sa bansa. Nako. Biglang tumaas. Hindi po biro ito mga sangkay. Kaya naman nananawagan ang WHO chief sa Beijing na magbigay ng mas detalyadong impormasyon, particular na ang kalubaan ng sakit, hospital admissions, at mga kinakailangan para sa intensive care unit support. So, ang gusto mangyari ng WHO, mag-update ang China. Hindi ko alam kung susunod ang China. Alam naman po natin yon na hindi na babasta-basta nasasabihan ang China. Pero pagdating po sa usapang kalusugan na, no? Hindi ko alam kung magpapasubmit o mag-aano sila, magkukooperate sa WHO. Ang sabi dito na gusto malaman ng World Health Organization yung sistema, yung nagiging takbo at buong sitwasyon. Kasi nga po, isipin nyo naman, 1 million daily ang lumalagapak. Kaya pala nagkakaroon po sila ngayon ng matinding lockdown. So kung dito sa Pilipinas, wala-wala na po sa atin, kumbaga. Pero doon sa China, ito na naman. Sila, sa kanila po nagsimula ito eh. Ito ay upang makapagbigay ang ehensya ng isang komprehensibong pagtaya ng sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Ayon sa National Health Commission o NHC ng China, pagkasawi lamang umano sa pneumonia o respiratory failure matapos mahawa ng COVID ang ibinibilang sa COVID deaths ng bansa.
Tinatayang nasa 1.4 billion ang populasyon ng China at saksalukuyan ay 5,241 COVID fatalities lamang ang naiulat sa buong bansa mula nang magsimula ang pandemya. Subalit batay kay WHO Emergency Chief Dr. Michael Ryan, mukhang napupuno na ngayon ang mga ospital sa bansa. Nako, napupuno na raw. So hindi po maganda ang kalagayan nila talaga ngayon. Isipin nyo ba naman, mga sangkay, 1 million daily. Imagine nyo kung gaano kalala yung sitwasyon na yan. So, para pong ano eh, ang akala ko nung una, okay-okay na, wala na po, wala ng cases. Ang ganda. Pero ito na naman, hindi ko alam mo pa paano bumalik eh. Dito sa Pilipinas, hindi po tayo umabot sa point na ganito kalala. Hindi ko alam kung matindi din siguro yung immune system ng mga Pilipino, pero grabe itong nangyayari sa China. In the case currently in China, what's being reported is relatively no numbers of cases in hospital, a relatively no number of cases in ICUs, while anecdotally, there are reports that those ICUs are filling up. Now, it could be again that the reported data is behind the reality. Tiniyak naman ng WHO na patuloy nitong susuportahan ng China kaugnay ng laban nito contra COVID-19. Ayun, suportado ang China ng WHO. Yun po yung klaro ngayon. Sistema sa kalusugan sa bansa. WHO is supporting China to focus its efforts on vaccinating people at the highest risk across the country. And we continue to offer our support for clinical care and protecting its health system. Region Boulevard, UNTV. So, hindi ko ma-imagine mga sangkay yung kalagayan na to kasi hindi ko alam kung ito na yung pinakamalala pero tingnan nyo naman, 1 million daily. So, ilang ano na sila ngayon? Gaano na ito karami? Overall, ha? Overall. Baka siguro sila na naman yung number one. China na naman. Kasi ang tindi na ito, eh. Not good. Hindi po talaga ito maganda para sa bansang China. Kaya pala, marami po ang lumalabas sa kanilang mga tahanan at binabatikos po si President Jinping. Dahil nga pala ito sa problemang ganito. So ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po sa nangyayari sa China? Tindi na ito. 1 million daily. Ang bigat na ito. Comment lamang po sa ibaba. Ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan, at palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.